yung mga stairs natin, dapat may handrail na rin. Kasi yung, di ba, the normal na ano na mga stairs, minsan, di ba, masyadong malaki, saka makapal. Oo, so lagyan natin ng handrail na mas, ano, mas sakto sa grip ng mga senior citizen natin. Ayun. Or pa-install ng elevator sa bahay. Yung upuan na umakyat. Hello mga Arki. Ayan, kamusta kayo? And kamusta Marion? And kamusta? Wow, masaya kaya. Mukhang masaya ka tayong Rienzie, ha? Ano lang, I choose to be happy. Okay, so, kumusta tayo ngayon? Anong pag-uusapan nating tatlo ngayong hapon? Nako. Ano ba ngayon? Pag-uusapan natin ngayon ay para naman sa mga ka-Arki natin na nasa kanilang mga retirement years na. Para sa inyo itong video na to. Ayan. At ang topic natin ay how to retirement proof your home. How to retirement proof your home. At hindi lang sa mga ka-Arki natin retiree, sa mga ka-Arki natin na may kasamang retiree sa bahay. Yun, applicable din yun. Itong video natin. So, ang pinagmulan nitong topic na to ay, of course, una, syempre, di ba, meron tayong child-proofing our home. Parang, how can we make our home safe pag meron tayong baby, toddler, ayan, katulad si Marion, meron baby ngayon sa bahay. In a few years na pag gumagapang at naglalakad na yung anak niya, nako, marami nang gagawin sa bahay. But also, may naikwento kasi sa atin si Marion. Ano ba yung nangyari sa inyo, Marion? So, my parents are senior na. And September, my dad went to the US kasi he had to attend a funeral, no? So, mother ko lang naiwan sa bahay. And then, one afternoon, oras na para maligo siya. Pumunta siya sa CR and then kinasanayan natin, di ba? Pag pumasok sa CR, isasara yung pinto. So, maligo siya. And after niyang maligo, pag bukas niya ng pinto, sinubukan niyang buksan, ayaw nang bumukas ng pinto. Oh. Ano yung the lock from the outside? Or nasira yung doorknob? Yung doorknob and locking mechanism ng pinto. Nasira. Nasira. Oh. Kahit anong subok niya, ayaw na talagang bumukas. So, okay. Hapon yun, I think nagstay siya sa loob ng banyo dahil di siya makalabas, no? Mga 3 hours yun. And ano? Oo. Wala siyang cellphone na dala sa loob? Wala. Walang cellphone. Hindi natin tulad natin, no? I'm sure. Mga ugali na natin magdala ng cellphone sa loob. Pero yeah. As scary naman yun. So paano nakalabas? Nakalabas si mother ko kasi since mag-isa lang siya sa bahay, nakiusap kami sa kamag-anak na nakatira malapit din, pinsan ko, na matulog no sa bahay namin tuwing gabi. So mga 5-6 p.m. pupunta na yung pinsan ko, bata pa siya. Pagpasok niya doon nung hapon at narinig na nung mother ko na may ingay na, may gusto nang pumasok ng bahay, so gumawa na siya ng ingay para malaman na nandun siya sa loob ng CR. Buti hindi nagpanik yung nanay mo. Ako yung nagpanik, attack na ako niyan. Sus ko tatlong oras. Claustrophobic ka ba, Rienzie? Minsan, no. Like, kunwari, nung one time, nakasaya ng shuttle, galing Makati. Sus ko, nasa pinakadulo ako. Tapos, alam mo yung parang nagpapanik ka. Tapos, alam mo yung dulong kaliwa pa. So, talagang you really have to go all the way there. So, alam mo yung parang may time na gusto ko talagang umalis at pumuslit talaga. Alam mo yun, parang medyo yun. Minsan ganun. Oo. Nako. Well, I commend your mom, Marion, no? Kasi hindi nagpanik, kalma lang siya. And it would be interesting to know ano yung ginawa niya doon sa 3 hours doon. Ano ba, naligo ba siya ulit? Or natulog siya, nag-nap siya. So, in any case, that's one reason kung bakit kailangan iniisip natin na how do we
retirement proof, quote unquote, our home. Yes. Or how do we prepare our house for our retirement, or if we are living with someone na retired na. So yes. Tama. Kasi syempre, no, kapag mga retiree na, may mga retiree na tayo, may mga kasama sa bahay din, may mga ano, no, may mga tawag ito, may mga risks na rin, di ba? May mga risks na mas apparent. So, ano, saan tayo mag-umpisa? Sa loob o sa labas ng bahay? Sa labas muna, tapos sa labas tayo hanggang makarating sa bahay. Mag-tour tayo. Okay, sa labas, ang isang option natin dyan, maglagay kayo ng rampa. pang wheelchair saka para hindi matalisod yung mga retiree natin. Okay, oo. Di ba? Syempre dapat ganoon. Tapos isa pa sa mga maganda, no, so palabas, so pagpasok ng bahay, okay, then yung lalo na kung naka-tiles yung bahay natin, okay? lagyan natin carpet. Lagyan natin ng carpet. yung flooring natin, kasi syempre, 'di ba, one of the leading causes ng mga injury sa mga matatanda is yung mga pag nadudulas, tapos yung mga hip injury, 'di ba? Mm-hmm. Tapos from there lumulubha na because of brittle bones or what not. So 'yun, maglagay tayo mga ka-Arki, no, ng carpet. Carpet natin yung bahay para at least may matapon na tubig or masyado makintabi ng floor natin, hindi na madudulas yung ano kasama nating retiree. At tayo na rin kasi mahirap na, di ba? Ulo natin. Ayun, ano pa ba? Kapag sa ano rin, pag sa bahay, no? Isa pa rin recommendation natin is that let's make the place well-lit. Okay? Well-lit. So, wala mga dark corners. Bakit? Kasi syempre, yung mga retiree, malabo na mata, di ba? Pag malabo mata, pag naghahanap yan, pag hindi well-lit, then baka maano pa sila, mauntog pa sila. O yun, yun yung mga ano natin. One of the few, no? Kayo, baka meron kayong recommendation. yung check yung doors. Yes, that's right. Yung locking check yung doors. Marion, dito sa bahay, meron kasing 70 plus years old dito sa kaming housemate. Yung nanay ng isang kasama ko. Ang ginawa namin doon sa pintuan, instead yung doorknob na bilog, kasi pag may arthritis na, ang hirap na mag-grip, di ba? So yung doorknob namin, yung pwedeng, yung hinahawakan lang, yung ginaganon lang. So, anything na pwedeng mabuksan by force lang na downward motion. Basta, alam mo yung mga, I don't know. Ganun lang. Oo, basta yung ginagano, yung ganun lang. Lever? Na, ano to? Doorknob na lever? Lever? Parang ganun. Kasi ako minsan, may dala akong mga gamit. Kung gusto mo pumasok, yung siko lang, alam mo yun, pinababa ko lang sa siko. Oo. Tama. So, maganda gumamit ng mga doorknob na hindi na lever kailangan type. Ng grip, pero ganun lang. Oo, tama yun. Sa parents ko, ganun na rin. Pinalitan ko. Kasi nga, minsan, well, ang experience naman ng nanay ko doon ay, kunwari, nagluluto siya, basa yung kamay, hindi daw niya mabuksan. yung sa banyo, kasi, kunwari, mag-CR siya, sandali, alam mo yun. So, pinapalitan ko na rin ang ganun. Yung anything na may lever para madali mabuksan. Tama yun. Isa pa sa magandang gawin natin mga ka-Arki, no, yung ano natin, yung tawag nito, yung bahay natin, lalo na sa loob, no, pag sa kitchen, ganyan, or even a medicine cabinet, parang make everything within reach already. Yung madali na lang makuha ng mga senior natin. Kasi syempre, kung gaganon pa yan, kung ano yan, tawag doon, titingkayan, tama ba yung term doon? Kung titingkayan pa yan. Aabot pa din pag ganun, then baka mabuwal, then that's more risk for injury pa. So keep things within reach. So yung mga plato, ganyan, tapos yung mga sa cupboard niyo, wag nang sa akyat pa, di ba? So yung madali na lang makuha ng mga ano natin, ng mga senior citizen natin. Ayun. Tapos bukod pa doon, ayun, we also recommend
maglagay rin tayo ng ano, ng CCTV. Kung halimbawa hindi natin kasama ang nanay or ang tatay sa bahay, kasi that would ano no, that would decrease the risk for ano, for abuse, di ba? For abusers, right? Kasi kung halimbawa may kasamang iba, caregiver, so at least makikita ninyo, di ba? Kasi baka mamaya nadulas na yon, or kunwari kahit walang caregiver, no, nadulas na yon, eh hindi mo alam, eh baka mamaya may injury na, na-injure na, so at least or nakulong na sa banyo katulad. Oh, ayan. Ayan, di ba? Oh, so the CCTV would ano, would at least mamomonitor natin yung galaw sa bahay. So pag walang caregiver, at least alam natin na out, up and about pa, active pa rin, hindi pa walang nangyayaring aksidente. Kapag may caregiver, at least nakikita natin, no, na tinatrato ng maigi at ng mabuti yung ano, yung ating inaalagaan na, na retiree. So yan, CCTV yan. Saka di ba may mga CCTV na ngayon na, no, na nakukonek sa internet? Nakikita mo from the app. Oh, yun. Oh, ayun. Wow. So ayun, ano yan, si, dapat meron tayo niyan. Ano pa ba? Oh, ito, yung mga stairs. Okay, yung mga stairs natin, dapat may handrail na rin. Kasi yung, di ba, the normal na ano na mga stairs, minsan, di ba, masyadong malaki, saka okay, makapal. Oh, so lagyan natin ng handrail na mas ano, mas sakto sa grip ng mga senior citizen natin. Ayun. Or pa-install ng elevator sa bahay. Yung mukuha na umakyat. Pwede. Oo. Di ba? Kung mayaman kayo. Pero syempre, siguro ako lang ha, pinakamainam yan, ano na kayo? Doon na kayo tumira sa baba? Tumira sa baba? Huwag na kayo tumira sa taas, no? In fact, yung ano, ito, yung bahay ng mga in-laws ko, up and down yun eh. Meron talaga silang guest room sa baba. Pero, ang pinakabalak nila doon, pag nag-retire sila, and if doon sila titira sa bahay nila, no, yung guest room sa baba, may katabing CR, doon na sila, ano, doon na sila magkakwarto. Kasi syempre, pag yun check, yun na gagawin nilang master sila. Oo, ayun. So, ayun. Tapos, ano pa ba? Ayun, punta tayo sa CR. Okay? Pagdating sa CR, okay, syempre, again, tiles yan, no? Isipin natin, baka madulas na naman, so lagyan natin ng mga guardrails or handrails. So sa shower area, lagyan natin ng handrail or guardrail. Pag doon din sa ano, sa trono, lagyan din natin yan para hindi mahirapan. Tapos yan, lagyan natin ng, di ba may mga nabibili naman ng mga rubber matting. Anti-slip. Okay. Anti-slip. Okay, so lagyan din natin yun para at least hindi madudulas again nyo yung ating mga ano, yung ating mga inaalagaan na retiree. Ayun. Tapos, ano pa ba? Ako, idagdag ko yung ano. Sabihin natin sa mga kasamahan natin na retirees sa bahay na to save on their mobile phone, no? Yung contact number ng mga tanod or kagawad, di ba? Tama. Para pag may emergency, di ba? They know kung sino yung tatawagan nila. Tama. At ano, bukod pa doon, yes, tama si Mario, no? Bukod pa doon, lalo na kung mag-isa, do regular visits. Okay? Do regular visits, no? So, bisitahin mo. Like, di ba, parang kay, sa ano, sa case ng mama ni Mario, buti na lang may dumating, di ba? So, at least, do regular visits dun sa ating retiree para ma-check natin sila kung okay sila, kung, you know, kung baka mamaya may nangyaring kahit minor slip, then kung kahit minor slip yan, alam mo naman matatanda, di ba? Okay lang yan, maliit na bagay, eh. It might, ano, might already warrant, di ba, a visit to the doctor. Kasi iba ng pangangatawan natin kapag advanced in age na tayo. And yun, bukod sa pag-visit, okay, kilalanin din natin, okay, at kaibiganin natin yung mga kapitbahay. Bakit? Okay. Bakit? Eh kung halimbawa, again, no, if the scenario is may caregiver tayo, syempre, eh, alam mo naman ang mga kapitbahay, di ba yung mga marites? Ano ang latest? Syempre, sila yung nakakarinig, di ba, kung baka mamaya, verbal abuse na, or ano ba, or umiiyak, or nananagoy, or something, di ba, sila yung mga nakakarinig. And yun, so with our regular visits, kaibiganin natin ang mga marites, mga kapitbahay, kasi, again, sila yung parang eyes and ears mo din on the ground, apart from the CCTV.
Yeah. So in general, ano, it's always a good advice to have a good relationship with your neighbors. Yes. Kasi sino talaga din yung alam mo, maaasahan mo rin pag wala ka doon sa lugar ninyo or doon sa lugar ng mga parents mo, no? I agree. That's right. At ano pala, no? Wala palang excuse not to retirement proof your home. Kasi marami tayong binigay na tips na kailangan mong gumastos, mag-set aside to build some ano, yung mga hawakan. And meron din naman na hindi mo kailangan gumastos, 'di ba? Na share tayo ngayon tulad nung pagsisave sa mobile phone. So ano eh, meron eh, kailangan talaga. At may paraan. Oh, siguro ako, super last tip and siguro in closing na rin. Dahil meron akong kaibigan na interior designer. And I think pwede nating, pwede tayong humingi ng tulong sa isang interior designer because it's actually something that they studied. Hindi lang yan kung paano pagandahin yung place. But kasama sa interior design course or kasama sa pinag-aralan nila ay yung utility and function ng isang lugar. So, mas makakapagbigay sila ng tips and siguro makapag-suggest na rin ng mga magagandang, I don't know, furniture or supplier. Mga ergonomic. Nababagay dun sa gusto mong ano, no, design or ano yung existing design nyo ng bahay. Para naman feeling homey pa rin yung ating iniistayan. No? So, it's not just actually for our parents but for ourselves at also. At nakita naman natin na kailangan na may preparation towards our retirement years and that's also the reason why as early as possible, nag-i-invest at nag-prepare na rin tayo for our retirement kasi marami tayong mga kailangang adjustment. Adjustment. So again, maraming salamat mga ka-Arki for being with us again in this video. So if you like this video, please do give it a thumbs up. Click on the notification bell kung gusto ninyo kaming makita, mga gwapong, mga Arki. Okay, every time that we up a video. And please do subscribe to our channel. Alright, so yun. Maraming salamat, Marion. Maraming salamat, Rienzie. And hanggang sa susunod ulit nating video. Bye-bye! Bye-bye!